Noong May 26, 2012, nakatanggap ang pulisya ng tawag mula sa isang siklistang nagngangalang Larry Vega. Nasaksihan ni Larry ang isang hubad na lalaking umuungol at kinakain ang mukha ng isa pang lalaki. Kumusta? Ngayon ititingnan natin ang isa na namang kakaibang kaso. Sa araw na to ng May 26, isang 31 years old na lalaking nagmula sa Miami na nagngangalang Rudy Eugene ang papunta sa isang music festival. Bigla siyang umalis sa bahay ng kanyang kasintahan, mga 5:30 ng umaga. Ayon sa kanyang nobya, kakaiba ang ugali ni Rudy noong umagang yon. Hinalungkat nito ang kanyang mga damit at kinuha ang kanyang Biblia. Saka sinabi sa kanya na napupunta ito sa Miami Beach. Humalik sa kanya si Rudy na paalam at sinabihan siyang mahal kita bago umalis. May medyo malawak na criminal record si Rudy. Sa edad na 16 na taong gulang, 8 beses na siyang inaresto. Noong 2004, sinira ni Rudy ang ilang mga gamit ng kanyang ina. Tinulak ito sa kapinagbantaan. Natakot ito kaya tumawag na ng mga pulis at sinabi sa kanilang pinagbabantaan siya ni Rudy na babarilin sa ulo. Nang dumating ang mga pulis, pinagbantaan din sila ni Rudy at 3 taser shots ang ginamit bago nila ito napasuko. Ngayon, balikan natin ang May 26, 2016. Habang binabaybay ang daan, nasira ang sasakyan ni Rudy bago pa man makarating sa festival. Tinawagan niya ang kanyang kasintahan at sinabi niya dito ang nangyari, kung kaya baka matatagalan siya sa pag-uwi. Nanatili si Rudy sa loob ng kanyang sasakyan ng halos 1 oras bago umalis at naglakad ng 3 kilometro sa kahabaan ng MacArthur Causeway. Habang naglalakad siya sa gilid ng kalsada, ilang tao ang nag-report na may isang lalaking naglalakad na unti-unting naghuhubad. Bandang 2:00 ng hapon, hubot-hubad na talaga si Rudy. Pinupunit nito ang kanyang Biblia at tinatapon sa daan ang mga pahinang napunit. Sa oras na to, dumaan na siya sa gusali ng Miami Herald at nagsimulang makipag-usap sa isang palaboy na matandang lalaking nangangalang Ronald Popper. Si Ronald ay isang 65 years old na lalaking walang tirahan mula pa noong 1976. Nakaupo lang ito sa ilalim ng overpass at nakunan ng CCTV ang sumunod na nangyari. Kaya lang hindi malinaw ang footage dahil sa layo. Pasuray-suray si Rudy sa kalsada habang lumalapit kay Ronald. Sinimulan siyang akusahan ni Rudy na ninakaumano nito ang kanyang Biblia. Pagkatapos, galit na inatake ni Rudy si Ronald. Bigla niya itong sinunggaban at pinagsusuntok. Binugbog niya si Ronald humigit kumulang 20 minuto bago binalibag sa bangketa. Agad na nadaig ang 65 years old na si Ronald at karagdagang 5 minuto pa siyang patuloy na walang aawang binubugbog ni Rudy. Saka siya kinalatkad ni Rudy sa sidewalk at hinubaran ng pantalon gaya niya. Habang nangyayari ito, maraming mga sasakyan at bisikleta ang nagbiminor. Pinapanood lang si Ronald habang sumisigaw ng tulong sa kanila, pero walang huminto para tumulong. Sa mga sandaling to na hindi na nakuna ng kamera, sinimulang sakaling ni Rudy si Ronald. Saka dinukot ang mga mata ni Ronald at sinimulan ni Rudy kagatin ang mukha nito. Pinunit gamit ang kanyang mga ngipin, ang mga tipak ng laman ng mukha ni Ronald. Ang buong nakakabagabag na insidenteng ito ay naganap sa loob ng 18 minuto bago may dumating na pulis. Sa kabutihang palad, tumawag ng pulisya ang ilan sa mga taong nakakita sa pag-atake. Isang opisyal na nangangalang Jose Ramirez ang lumabas mula sa sasakyan. Walang kaalam-alam kung gaano kahirap ang sitwasyon. Nabigla din siya sa madugong eksena at inilabas ang dalang baril. Sinagawan niya si Rudy na huminto, pero galit na galit lang itong tumingala sa opisyal habang may laman at dugong tumutulo sa kanyang bibig. Saka sinagot niya lang ng malakas na ungol ang pulis
bago bumalik at nagpatuloy sa paglapa sa walang kalaban-labang si Ronald. Nang walang ibang pagpipilian, binaril ni Ramirez si Rudy sa katawan. Pero hindi pa din ito natinag. Patuloy lang ito sa pagkagat at pagpunit ng laman sa mukha ni Ronald. Kaya muli siyang binaril ni Ramirez ng 4 na beses, 5 bala sa kabuuan bago tuluyang napatikil si Rudy. Dumating ang mga paramedic at agad na dinala sa ospital si Ronald sa critical na kondisyon. Binawian na din ng buhay si Rudy sa pinangyarihan. Pagdating ni Ronald sa ospital, 80% ng kanyang mukha sa itaas ng linya ng balbas ay natanggal. Natanggal din pati ang kanyang mga kilay, ilong, bahagi ng kanyang noo at bisngi. Wala na din ang kanyang kaliwang mata. Masyado ding matindi ang pinsala sa kanyang kanang mata, kung kaya't ganap na din talaga siyang nabulag. Tinakpan ng mga doktor ang kanang mata ni Ronald gamit ang isang flap ng balat na kinuha mula sa kanyang anit sa noo. Sa loob lang ng 7 linggo, dumagsa ang mga donasyong pangkawang gawa para matulungan si Ronald. Sa mga sumunod na buwan, dumaan si Ronald sa iba't ibang operasyon para sa kanyang mukha. At isang taon kasunod ng pag-atake, medyo tumaba na si Ronald at nakatanggap ng tulong mula sa isang occupational therapist na nagturo sa kanya kung paano magbihis, mag-ahit, mag-shower at magpakain ng sarili. Binigyan din si Ronald ng gitara para may mapaglibangan. May mga larawan po online ng mga pinsalang natamo ni Ronald pagkatapos mismo ng pag-atake at syempre, hindi ko po yun pwedeng ipakita dito para sa ilang mga kadahilanan. Nang tanungin tungkol sa insidente, nagbigay ng malamig na salaysay si Ronald tungkol sa nangyari. Ayon sa kanya, nung una akala niya mabuting tao si Rudy. Pero nangangalit itong lumapit sa kanya at pinagbintangan siyang nagnakaw umano sa kanyang Biblia. Saka sinabihan siya nitong papatayin siya. Nagsimulang sumikaw si Rudy at agad siya nitong walang awang sinilakay. Idinagdag din ni Ronald na nagpapasalamat siya sa mga pulis na tumulong sa kanya. Kung hindi sila dumating sa tamang oras, malamang ay mas malala pa doon ang inabot niya. O kaya naman ay malamang na namatay na rin siya sa pinangyarihan. Nagpapasalamat din siya sa komunidad sa lahat ng tulong at support ang ibinigay sa kanya. Walang masyadong impormasyon sa kung paano napadpad si Ronald sa pagiging isang palaboy. Pero matalinong binata ito at nakapagtapos ng high school. Nasa lansangan na si Ronald simula pa noong 1976, nabaril siya at ginamot sa ospital. Nang tanungin ang kanyang address, nilagay niya lang na nasa isa siyang shelter. May record din si Ronald ng mga pag-aresto para sa trespassing, pagkalasing sa publiko at pagtulog sa publiko. Natulog siya sa isang karton sa kabilang kalye sa kung saan naganap ang pag-atake ni Rudy sa kanya. Madalas lang siyang makinig sa kanyang maliit na radyo at hindi kailanman nagbigay ng problema sa ibang tao. Ayaw na rin ni Ronald na magsalita pa tungkol sa pag-atake. Sa tuwing kakausapin siya ng mga reporters, tumatanggi siya kaagad at sasabihing pagod na siya. Maaaring nagtataka kayo kung ano ang posibleng mag-utsok sa isang tao na gawin ito. Ayon sa mga taong nakakakilala kay Rudy, isa lang daw siyang karaniwang tao, medyo tahimik at pribado, pero kailanman ay hindi nagpakita na kaya niyang gumawa ng kahit anong gaya nito. Wala sa kanyang mga kaibigan o pamilya ang nakapansin ng anumang pagbabago sa mga tuntunin ng kanyang kalusugan sa isip. Pero sa kabila naman nito, kilala din naman siyang marahas minsan. Ang isang malakas na sintetikong gamot na karaniwang kilala bilang bath salt ang siyang naisip na dahilan kaya nagawa ni Rudy ang bagay na yon. Kaya lang ayon sa toxicology report ni Rudy, marijuana lang ang nasa system nito. Kakaibang bagay din ang kanilang nalaman sa autopsy. Natagpuan nila ang ilang hindi kilalang undigested na mga tabletes sa kanyang sistema. Pero wala silang nakitang anumang laman ng tao. Kasunod ng pagkamatay ni Rudy,
nahirapan ang kanyang ina na makahanap ng anumang simbahan na pwedeng pagdausan ng kanyang funeral. Sa tuwing nalalaman nila ang tungkol sa kung paano ito namatay, ay agad nilang kakansilahin ang seremonya. Matapos tanggihan ng maraming beses, ang funeral ni Rudy ay ginanap sa isang punerarya. Ayon sa mga nakakakilala kay Rudy, ang mga nangyari ay hindi talaga umaayon sa kung sino siyang talaga. Sabi ng ilan na maaaring dahil sa gamot na hindi nakita sa kanyang sistema ang siyang dahilan kaya niya nagawa ang pag-ataking yon. Dagdag pa nila, tanging damo lang ang hinihit-hit ni Rudy. Hindi siya gumagamit ng anumang bawal na gamot at hindi din siya umiinom ng anumang tabletas kahit galing pa mismo sa isang chemist. Naniniwala ang ilan na maaaring nagkaroon ng mental breakdown si Rudy at naniniwala din ang kanyang ina na ang nangyari sa araw na yon ay isang supernatural.